this is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Mula pagkabata ay lagi ko nang naririnig sa marami na nasa huli daw ang pagsisisi. Kaya hindi daw dapat tayo gumagawa ng mga bagay o nagsasabi ng mga salita na nakabase lang sa ating emosyon at bugso ng damdamin. Akala ko noong una ay kasabihan lang iyon, pero nang maranasan ko na, ay saka ko napagtanto na totoo pala talaga. At kapag napagtanto na natin ang mga maling bagay at masasakit na salitang nabitawan natin, madalas ay huli na ang lahat para humingi pa ng tawad sa tao na nasaktan natin. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Luis. 20 years old ako nang mangyari ang kwentong ito, at nasa ikatlong taon sa kolehiyo sa kursong architecture. Tubong Tarlac ako, at mula pagkabata ay magkaibigan na kami ni Kenneth, o Ken kung tawagin ng marami dahil halos magkalapit lang naman ang mga bahay namin. Mula elementary at hanggang high school ay magkaklase kami ni Ken, pagdating sa college ay hindi na, dahil tourism ang kursong kinuha niya. Maraming nagsasabi na may pusong babae daw ang kaibigan ko, dahil nga malambot itong kumilos, mahinhin at medyo maarte sa katawan. Ayaw niya ng sobrang naiinitan, at kapag pinagpawisan siya ay naliligo siya agad. Hindi na nakakapagtaka kung bakit sobrang puti at kinis ng balat niya. Ganun pa man ay hindi ko pinapansin ang ganung mga usap-usapan dahil hindi naman ako naniniwala. Sa isip ko ay body conscious lang talaga siya, at mabuting tao dahil lumaki siya sa mabuting pamilya. May kakambal na babae si Ken na Kendra naman ang pangalan, madalas ay Ken din kung tawagin siya. Kaya kapag magkasama sila at may tumawag sa pangalang Ken, ay sabay silang napapalingon. Aminado ako na mula high school pa lang ay may gusto na ako kay Kendra, dahil nga kagaya ni Ken ay mabait din ito, bukod sa maganda ay may maputi at makinis din siyang balat. Pero hindi ko magawang aminin sa kanya ang nararamdaman ko dahil may pagkatorpe ako. Hindi naman ako pangit kung tutuusin, medyo matangkad ako kumpara sa mga kasing edad ko, walang abs pero sakto lang ang laki ng katawan na nahulma na rin siguro dala ng hilig sa paglalaro ng basketball. Noong high school ay lagi akong kinukuhang escort at lumalaban kapag may intrams. Noong third at fourth year naman ay ako ang napili bilang prom king, at hindi naman sa nagyayabang, pero meron din namang mga babae na nagkakagusto sa akin. Pero wala akong pinapansin sa mga yon dahil nga ang tingin ko ay na kay Kendra lang, ang kakambal ng bestfriend kong si Ken. Sa tuwing magkasama kami ni Ken, at kapag sinasabi ko sa kanya na may gusto ako sa kapatid niya ay tinatawanan lang niya ako at hindi ko alam kung bakit. Sobra kaming close ni Ken, na may mga pagkakataon na nakikitulog ako sa bahay nila, o sa amin naman siya natutulog. Lalo na kapag nagiinuman kami kasama ang iba pa naming mga tropa. Niminsan ay hindi samagi sa isip ko na totoong silahista si Ken, dahil nga naglalaro din naman ito ng basketball kasama ko. At niminsan ay hindi naman siya gumawa ng bagay na pwedeng maging dahilan para maghinala kami sa kanya. Hilig din namin ang mag-drawing o mag-painting. Madalas ay pinipaint o dino-drawing ko ang mukha ni Kendra, pero hindi ko yun lalagyan ng buhok para isipin ni Ken na siya yun. Natutuwa naman ako kapag nakikita kong masaya siya sa mga ginuguhit ko. Noon ay simple at masaya lang ang lahat, iyong tipong walang mabigat na problema, pagsisisi at konsensyang dinadala. Pero nagsimulang magbago ang lahat nang magpasya akong maglakas ng loob na ligawan na si Kendra. Doon na rin kasi nagsimulang umiwas sa akin ang matalik kong kaibigan na si Ken. Noong mga panahong iyon ay nagtataka ako kung bakit, iniisip ko kung may nagawa ba ako na hindi niya nagustuhan o kung ano. Pero wala naman akong maalala na may naging alitan kami. Ganun pa man ay pinilit ko na makausap siya para magkaayos kami. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iwas niya sa akin, sa wakas ay nagawa na rin naman niya akong harapin. At doon niya sinabi sa akin na hindi daw siya pabor sa ideya na nililigawan ko ang kapatid niya. Nang tinanong ko siya kung bakit.
Kasi ang akala ko ay okay lang naman sa kanya dahil matagal ko naman ang sinasabi sa kanya na may gusto ako sa kapatid niya. Pero ang sabi niya ay dahil magkaibigan daw kami. Noong una daw ay akala niya nagbibiro lang ako, at hindi daw niya iyon masyadong binibigyan ng pansin dahil ang akala niya ay hindi naman talaga ako seryoso. Paano daw kung maging kami ni Kendra at hindi mag-work out? May ipit daw siya sa sitwasyon dahil matalik kaming magkaibigan at kapatid naman daw niya si Kendra. Hindi daw niya gusto na dahil dito ay masira ang pagkakaibigan namin. Okay lang naman daw sa kanya na ligawan ko si Kendra, pero huwag na daw kaming maging matalik na magkaibigan para kung sakaling hindi nga mag-workout ang sa amin ng kapatid niya ay hindi siya gaanong maapektuhan. Sobra akong nalungkot at nanlumo sa narinig mula sa kanya, pero noong mga panahong iyon ay hindi ko binigyan ng mali siya ang lahat at inisip na may punto naman siya. Kaya naman kahit pa alam kong nahuhulog na sa akin si Kendra dahil sa panliligaw ko sa kanya, kahit pa alam kong konti na lang ay mapapasagot ko na siya, ay kinausap ko siya ng maayos at nagpas siyang itigil na ang panliligaw ko. Nakita ko sa mukha ni Kendra ang disappointment noong mga sandaling iyon, pero sa huli ay pilit lang siyang ngumiti sa akin at tumango, at sinabi na okay lang at naiintindihan daw niya. Kahit pa hindi ako sigurado kung naiintindihan talaga niya. Hindi ko naman kasi sinabi sa kanya ang totoong rason, na mas pinipili ko ang pagkakaibigan namin ng kuya niya. Basta ang sinabi ko lang ay hindi na ako manliligaw dahil baka hindi lang mag-workout. Ni hindi man siya nang hingi ng ibang paliwanag, at nirespeto lang niya ang desisyon ko. Nagkaroon ng awkwardness sa pagitan namin ni Kendra pagkatapos noon, pero kahit na papaano ay masaya naman ako kasi ay bumalik na kami ni Ken sa dati naming bonding. Lumipas pa ang mga araw at naging maayos naman ang lahat, kahit pa ang totoo ay medyo disappointed din ako na hindi naging kami ng babae na matagal ko nang gusto. Ang iniisip ko na lang ay magiging maayos din ang lahat, at darating ang araw na makakakita o makakakilala pa kami ng iba. Nakuntento na lang ako sa pagtanaw kay Kendra mula sa malayo. May mga pagkakataon na nagkakausap pa rin kami, pero simpleng kumustahan na lang yon. Hindi gaya ng dati na parang malapit talaga kaming magkaibigan. Kapag nagkakasalubong sa kung saan, minsan ay magkakatanguan lang at lalampasan na ang isa't isa. Dumating ang bakasyon at nagpasya kami ng mga kaibigan ko na magdagat para makapag-relax mula sa stressful na pag-aaral. Siyempre ay kasama rin namin ang kambal na sina Ken at Kendra. Dahil kaming tatlo ang huling dumating sa meeting place, ay kaming tatlo rin ang huling sumakay. Naunang sumampa si Kendra sa sasakyan at dumiretso papunta sa dulo, ako naman ang sumunod sa kanya kaya pumwesto ako sa tabi niya. Tapos ay umupo naman si Ken sa tabi ko. Nang mga panahong iyon ay gusto kong kausapin si Kendra, kahit na casual lang, pero hindi ko magawa kasi ay natatakot ako na baka iba na naman ang isipin ni Ken. Nang nasa biyahe na kami ay nakatulog si Kendra, at aksidente siyang napasan doll sa balikat ko, bagay na siyang nakakatuwa. Gusto kong ngumiti, pero pinigilan ko ang sarili ko lalo na't pansin ko na laging napapatingin sa amin si Ken. Sa unang stopover namin ay bumaba ang lahat, at pagkabalik sa van ay inunahan ako ni Ken sa pagsakay at siya na ang umupo sa dati kong pwesto. Kung nung una ay ako ang nakapagitna sa kanilang magkapatid, sa puntong iyon ay si Ken na ang nasa gitna namin ni Kendra. Tipid na lang akong napangiti sa sarili ko at inisip na protective lang talaga si Ken sa kapatid niya, lalo na't puro lalaki ang mga nakatatandang kapatid nila, at mas matanda siya ng ilang minuto kay Kendra at mag-isa pang babae ito. Si Kendra ang bunso, kaya naiintindihan ko naman kung bakit protective sa kanya ang mga kuya niya. Sa kalagitnaan ng biyahe ay si Ken naman ang nakatulog, at aksidente rin siyang napasan doll sa balikat ko. Hinayaan ko lang ang kaibigan ko dahil normal naman na ang ganito sa aming dalawa kapag nasa biyahe kami. Kahit pa may mga pagkakataong inaasar kami ay hindi kami nagpapaapekto kasi ay wala naman talagang mali siya ang ganito sa amin. At gaya ng inaasahan ko, nang may mga kaibigan kaming nakakita na nakasan doll sa balikat ko si Ken ay inula nila kami ng pang-aasar, na siya ring dahilan kung bakit nagising si Ken mula sa pagtulog at umupo na ng maayos. Nang makarating sa beach ay nagsimula na ang iba sa paghanda ng pagkain, kami naman ni Ken ay nagsimula na sa inuman.
Samantalang ang iba sa mga babaeng kasama namin, maging si Kendra ay nagpasyang maligo na agad sa dagat. Aminado ako na may mga pagkakataong napapatitig ako kay Kendra dahil sa suot nitong white na sando na hapit sa kanya at short shorts. Sobrang ganda at sexy talaga niya. Hindi na nakakapagtaka kung bakit ang daming lalaki ang napapalingon sa kanya. Iniisip ko nung mga panahong iyon na kung sakaling naging kami, at kung kami sana sa mga sandaling iyon ay hindi ako aalis sa tabi niya para maipagmalaki ko sa mga lalaking tumitingin sa kanya na ako ang boyfriend niya. Ang kaso ay hindi ko yun magagawa dahil nga mas pinili ko ang pagkakaibigan namin ni Ken. Nang mapansin ang isa sa mga kasama namin ang pagsulyap-sulyap ko kay Kendra ay inasar ako nito, at sinabi na bakit hindi ko daw lapitan at ligawan ulit dahil bagay naman daw kami. Halata din naman daw na may gusto sa akin si Kendra. Dahil sa sinabi niyang iyon ay napalingon ako kay Ken, at nakita ko na nagbago ang timpla ng mukha niya na para bang hindi natuwa sa narinig. Kaya naman pabiro ko na lang sinabi na baka infatuated lang ako kay Kendra noon, at hindi ko siya gustong paasahin sa wala kaya hindi ko na tinuloy ang panliligaw. Sinabi ko pa na mahal ko ang best friend ko at ayaw kong makita na nasasaktan din siya kapag nasaktan ang kapatid nito. Dahil doon ay tipid na napangiti si Ken, dahilan kung bakit inasar na naman nila kami na may relasyon. Kahit na papaano ay gumaan ang loob ko dahil alam kong masaya si Ken sa pasya ko. Kaya naman nagpasya ako na mas mag-focus na lang sa pag-inom ng alak at sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Hindi ko naman kasi gusto na mas mabigyan pa ng rason si Ken para maghinala na hanggang ngayon ay may gusto pa rin ako sa kapatid niya, kahit pa ilang linggo na rin ang nakalipas mula nang magpasya nga akong itigil na ang panliligaw dito. Kaya naman sa mga sumunod pang oras ay pinilit ko ang sarili ko na hindi tumingin o mapalingon man lang kay Kendra, maliban na lang kung may kailangan akong itanong dito o kung ano. Sa totoo lang ay nagsisimula ko nang itanong sa sarili ko kung bakit pumapayag ako sa ganito, na parang dinidiktahan ako ng kaibigan ko sa kung ano ba ang dapat kong gawin at maramdaman. Pero sa huli ay mas pinili ko na bigyang halaga ang pagkakaibigan namin at hindi na lang ako nagsalita. Kinagabihan ay masaya kaming nakapalibot sa bonfire habang umiinom pa rin ng alak, nagkukwentuhan, at kung minsan ay nagkakantahan habang may isang nagigitara. Hanggang sa nagpasya ang lahat na maglaro daw kami ng spin the bottle, at ang matuturo ay tatanungin ng truth or dare. Nung una ay nagdadalawang isip ako kung papayag ba ako't sasali sa laro na gusto nila. Pero naisip ko rin na pwede namang magsinungaling kung sakaling ako ang maturo ng bote, at hindi ko naman gustong isipin nila na killjoy ako, dahil kilala nila ako bilang matrip na tao. Sa mga naunang ikot ng bote ay okay pa naman, puro kasi mga kasama at kaibigan namin ang natuturo, at hindi kami matigil sa pagtawa kapag may mga dare sa kanila, o kapag sinasagot nila ang mga tanong sa truth. Hanggang sa ang bote ay tumapat kay Ken. Tinanong siya ng mga kasama namin kung may gusto daw ba siya sa isang kasama namin dito, at walang pag-aalangan na sumagot siya ng oo. Napangiti at sigaw ang lahat dahil doon, tapos ay nagsimula na sila sa pang-aasar kay Ken at Mia. Si Mia kasi ay ex-girlfriend ni Ken, at kasama rin namin siya. Si Mia lang naman ang past ni Ken, kaya naman sobra talaga silang tinukso. Pagkatapos ng pang-aasar nila kay Ken ay muli nilang pinaikot ang bote, at agad akong kinabahan nang sa akin tumapat yun. Natutukso ako na mag-dare. Pero baka kasi may ipagawa sila na hindi ko magugustuhan, kaya naman nag-truth na lang ako dahil nga madali lang namang magsinungaling sa ganitong mga pagkakataon. Tinanong nila ako kung may gusto pa rin daw ba ako kay Kendra. Nakangiti ko namang sinabi na nagkagusto ako sa kanya pero malabo akong tao kaya siguro agad ding nawala. Humingi din ako ng sorry kay Kendra kung na-offend ko man siya o kung ano. Ngumiti lang naman siya sa akin at tumango at sinabi na okay lang. Nagpatuloy pa ang laro namin pagkatapos nun. Nang kay Kendra tumapat ang bote ay tinanong din siya kung may gusto daw ba ito sa akin. Sinabi niya na nahuhulog na daw siya sa akin noon, at balak na dapat niya akong sagutin pero umatras nga daw ako. Pero ngayon daw ay okay na siya at wala nang gusto sa akin.
Sobra akong nasaktan at nakadama ng panlulumo dahil sa narinig. Napagtanto ko kasi na tama pala talaga ang hinala ko na nagkakagusto na siya sa akin. Naglaro pa kami ng ilang rounds pagkatapos noon, mabuti na nga lang at masaya kasama ang mga kaibigan namin. Hindi sila nauubusan ng biro kaya naman puro lang kami tawanan. Dahil doon ay pansamantalang nawala sa isip ko ang labis na pagsisisi at panghihinayang na hindi ko tinuloy ang panliligaw ko kay Kendra. Dumating ang alas 11 ng gabi at lasing na ang lahat kaya naman nagpasya kami na magpahinga na. Dahil tatlo ang kasya sa isang tent, ay magkasama kami ni Ken at ng isa pa naming tropa. Ako ang nasa dulo, nasa gitna si Ken, at sa tabi naman niya ang isa pa naming kaibigan. Kung iisipin ay hindi kalakihan ang tent at medyo masikip, pero sanay naman na kami sa ganito dahil madalas naman itong nangyayari sa mga outing namin. Pagkapasok pa nga lang namin sa tent ay naghihilik na agad ang dalawa kong kasama, ako naman ay hindi makatulog kahit paaminado akong lasing din ako. Hindi kasi mawala sa isip ko ang sinabi ni Kendra kanina. Habang tahimik na nakahiga sa loob ng madilim na tent at nakatitig sa kawalan ay naramdaman ko ang marahang paggalaw ni Ken, hindi na ako nagulat nang yumakap ito sa akin dahil hindi naman ito ang unang beses na nangyari ang ganito. Sanay na rin ako na may pagkamalikit siya sa pagtulog, gaya kasi ng sinabi ko ay may mga pagkakataon na tabi kaming matulog sa kwarto niya, o sa kwarto ko. Pagkatapos akong yakapin ni Ken ay muling tumahimik ang paligid, tanging ang mga kuleglig sa labas ang maririnig. Pilit kong pinikit ang mga mata ko para sana makatulog na, dahil ramdam ko na medyo masakit na rin ang ulo ko. Pero ilang sandali pa ay dumantay sa harap ko ang isang binti ni Ken. Medyo nagulat ako, pero marahan ko na lang na inalis iyon. Lumipas ang ilang minuto na makakatulog na sana ako nang maramdaman na muling dumantay sa akin ang binti niya. Ang mas nakakagulat pa ay ang maramdamang gumagalaw ang kamay niya na nakayakap sa akin, tapos ay naramdaman ko na hinahalikan niya ako sa pisngi. Malakas ko sana siyang itutulak palayo dala ng labis na gulat, pero bigla niyang binanggit ang pangalan ni Mia. Kaya naman sa huli ay mahina na lang akong natawa tapos ay muling inalis ang binti niyang nakadantay sa akin, tapos ay tumigilid na lang ako patalikod sa kanya. Kinabukasan ay ako ang huling nagising dahil sa puyat. Pagkalabas ko nga sa tent ay nakita ko ang mga tropa ko na umiinom ng malamig na buko juice, na mukhang may hangover lahat. Mahina pa nga akong natawa nang makita si Ken na pinaghihilamos pa ang mga ice cubes. Nang marinig ko siyang magreklamo na sobrang sakit ng ulo niya, saka ko pabirong sinabi sa kanya ang pagyakap niya sa akin, ang paghalik niya sa pisngi ko at ang pagbanggit niya sa pangalan ni Mia. Siyempre ay pabulong ko lang na sinabi yun sa kanya para hindi siya mapahiya. Humingi lang siya ng sorry sa akin at sinabi ko na okay lang, naiintindihan ko dahil lalaki rin naman ako, at alam kong lasing lang siya. Nang umagang iyon ay sabay-sabay kaming kumain ng agahan. Naligo ulit sa dagat, tapos ay kumain ng tanghalian at naghanda na para sa pag-uwi namin. Nang pasakay na sa van ay pinauna ko na si Ken, at ako na ang huling sumakay. Alam ko naman kasi na hindi niya gusto ang ideya na magkatabi kami ng kapatid niya. Nang makauwi naman ay agad kong ibinagsak ang sarili ko sa kama dala ng labis na pagod, pero ang nakakagulat ay ang mabasang may text sa akin si Kendra. Gusto daw niya akong makausap pero huwag ko na lang daw sasabihin sa kuya niya. Patago kaming nagkita ni Kendra gaya ng gusto niya, kahit pa hindi ko alam kung bakit kailangang walang ibang makaalam gayong mag-uusap lang naman kami. Nang magkaharap na kami ay sa kanya sinabi sa akin na alam daw niya ang totoong dahilan kung bakit hindi ko na tinuloy ang panliligaw ko sa kanya, alam daw niya na dahil iyon sa kuya niyang si Ken. Siyempre ay nagulat ako sa nalaman, lalo na't wala naman akong ibang pinagsabihan ng mga napag-usapan namin ni Ken. Tapos ay sinabi pa sa akin ni Kendra na may gusto daw sa akin si Ken dahil sila hista nga ito. Iyon ang mas lalo kong kinagulat, at agad na bumalik sa likod ng alaala ko ang pagngiti ni Ken sa tuwing pabiro ko siyang sinasabihan ng I love you. Tapos ay naalala ko rin ang pagdantay ng binti niya sa akin sa beach, maging ang mga pagyakap niya sa akin kapag magkatabi kaming natutulog. Parang ayaw tanggapin ng sistema ko ang sinabing iyon ni Kendra,
pero sinabi niya sa akin na may nakita daw siyang nakasulat sa likod ng isang notebook ni Ken na may gusto nga daw sa akin ito. Ganun pa man ay hindi pa rin ako naniwala. Sinabi ko sa kanya na baka mali lang siya nang basa, dahil kilala ko si Ken at alam ko na kaya hindi siya pabor sa ideya na magiging kami ni Kendra ay dahil protective lang ito sa kanya. Hindi naman ako pinilit ni Kendra na maniwala sa mga sinasabi niya. Pero pagkatapos noon ay nagiging madalas na ang patago naming pagkikita, kahit nang muling magsimula ang pasukan ay ganun pa rin. May mga pagkakataon na magde-date kami pagkatapos ng klase at kung ano-ano pa. Hanggang sa tuluyan na ngang naging kami. Sobrang saya ko nung mga panahong iyon, kahit pa alam ko sa sarili ko na masasaya ako kapag nakatanggap ako ng suporta sa matalik kong kaibigan. Pero ganun pa man, kahit palaging sekreto ang pagkikita namin ni Kendra ay masaya pa rin ako lalo na't siya ang unang babaeng nagustuhan ko talaga. Siya ang laman ng bawat pantasya ko sa gabi, at siya pa ang naging unang girlfriend ko. Isang gabi, habang nagiinuman kami ng mga tropa namin ni Ken ay hindi ko maiwasan na hindi makadama ng konsensya na nagtatago ako ng sekreto sa matalik kong kaibigan. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo, pero hindi ko magawa dahil natatakot ako na mawala sa akin ang isa sa kanila, dahil nga pareho silang mahalaga sa akin. Pagkatapos ng inuman, gaya dati ay magkatabi kaming natulog ni Ken. Hindi kami gaanong nakarami ng inom kaya hindi naman talaga kami lasing, pero mga bandang madaling araw ay nagising ako nang maramdaman ang pagyakap niya sa akin, at ang muling pagdantay ng binti niya sa akin. Hindi ako kumibo, kahit pa bumalik sa alaala ko ang sinabi ni Kendra na may gusto sa akin ang best friend kong si Ken. Pilit kong pinaniniwala ang sarili ko na normal lang ang ganito. Mariin akong napapikit ng maramdamang naglilikot na ang kamay niya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang tinatablan ako sa ginagawa niya at hinayaan ko lang siya. At nang madaling araw na iyon ay nakagawa nga kami ng kasalanan. Hindi ko talaga alam kung bakit ko nagawa iyon kasama ang best friend ko, pero ginawa ko sa kanya iyong mga bagay na pangarap kong magawa sa kapatid niyang si Kendra. Kinabukasan ay hindi ako makatingin ng diretso kay Ken, sobra akong nahihiya, at nakukonsensya sa pagkakamaling nagawa namin. Sobra akong naguluhan sa sarili ko. Paulit-ulit kong ang tinatanong ang sarili ko kung bakla na ba ako dahil sa nangyari at hindi ko alam ang sagot. Isang gabi ay pinuntahan ako ni Ken sa bahay. Nagtaka nga ako kung bakit lasing na lasing siya. Ilang araw na noon ang nakakalipas mula nang makagawa kami ng pagkakamali. Medyo late na yon kaya tulog na ang mga tao sa bahay. Ang nasa isip ko ay baka makikitulog lang si Ken dahil nakalock na ang pinto ng bahay nila. Pero nagulat ako nang pagkapasok namin sa kwarto ko ay bigla niya akong siniil ng halik. Dala ng labis na gulat ay naitulak ko siya palayo sa akin kaya natamba siya sa may sahig. Doon ay nagsimula na siyang umiyak at sinabi sa akin na alam niyang may relasyon kami ni Kendra. Sinabi rin niya sa akin na simula noon ay may gusto na siya sa akin, kagaya rin ang sinabi ni Kendra sa akin noon. Iyon daw ang totoong dahilan kung bakit ayaw niya na maging kami ng kapatid niya kasi ay sobrang sakit noon sa parte niya. Inamin din niya sa akin na sadya ang lahat ng pagyakap niya sa akin sa tuwing magkatabi kaming natutulog, kasi ay sa ganung paraan lang niya nararamdaman na pwedeng maging kami. Nagmakaawa pa nga siya sa akin kung pwede daw bang maging kami rin, kahit pakasintahan ko na ang kapatid niya. Hindi daw siya magde-demand ng hindi ko kayang ibigay, at makukontento daw siya sa kung ano ang kaya kong ibigay. Hindi ko maintindihan kung bakit agad akong nakadama ng awa sa kaibigan ko, pero pilit kong pinaniwala ang sarili ko na galit, inis at pandidiri ang nararamdaman ko sa kanya. Sobra na talaga akong nako-confuse, at ang nasa isip ko noon ay kapag iniwasan ko siya ay magiging maayos na rin ang lahat. Kaya naman ng gabing iyon ay pinutol ko na ang pagkakaibigan namin ni Ken. Sinabi ko sa kanya na nung una pa lang ay mali na siya at ang pagkakaibigan namin ang pinili ko, dahil dapat si Kendra naman talaga. Walang ibang nagawa si Ken kung hindi ang umiiyak na umuwi nang ipagtabuyan ko siya. Pagkatapos ng gabing iyon ay tuluyan na nga kaming nag-iwasan. Naging legal na rin ang relasyon namin ni Kendra, nagpa siya kami na ipaalam na ito sa lahat.
Aminado ako na nakukonsensya ko sa lahat ng masasakit na salitang sinabi ko sa matalik kong kaibigan, at gusto ko siyang lapitan at humingi ng sorry, pero mas pinangunahan ako ng pride at ego ko. May mga araw na kapag magkasama kami ni Kendra ay makakasalubong namin ang kuya niya, pero kusa na itong umiiwas sa amin at hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Sinabi ni Kendra na nalulungkot siya na nasira ang pagkakaibigan namin ng kuya niya dahil lang sa relasyon namin, at hindi ko magawang aminin sa kanya na may mas malalim pang dahilan kung bakit kami nag-iiwasan ngayon. Nakatapos ako ng kolehiyo na hindi pa rin kami nag-uusap ni Ken. Sobrang nakakalungkot kasi ay hindi nakagraduate si Ken dahil ang dami niyang subjects na naibagsak. Mula nang ipagtabuyan ko siya, nakita ko kung paano siya sobrang naapektuhan. Nariyan ang kung kani-kanino siya sasama para makipag-inuman, at nalaman ko pa kay Kendra na madalas ay ilang araw itong hindi umuuwi. Kung tutuusin ay may magagawa ako, pero wala akong ginawa. Hinayaan ko ang kaibigan ko na sirain ang buhay niya. Pagkatapos kong mag-aral ay agad akong nakahanap ng trabaho sa Maynila. Noong una ay okay pa kami ni Kendra, pero dahil nga madalas ay wala na kaming oras sa isa't isa ay dumating din ang panahon na parang nagkakalabuan na kami. Hanggang sa ako na rin ang nagpasyang tapusin ang lahat, ayaw ko naman kasi na maging unfair sa kanya. Nang mga panahon din kasing iyon ay laging si Ken ang iniisip ko. Tinatanong ko ang sarili ko kung kumusta na ba siya o kung okay lang ba siya. Laging si Ken ang nasa isip ko. Inaabala ko lang ang sarili ko sa trabaho para mawala siya sa isip ko. Pero alam ko na niloloko ko lang ang sarili ko. Hindi ko magawang aminin sa sarili ko na mahalaga din sa akin si Ken, at sobra akong apektado sa mga nangyari sa amin kahit na ilang buwan na rin ang lumipas. Masyado lang akong in denial. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na ang lalaki ay para sa babae dapat. Hindi ko alam kung bakla rin ba ako, pero alam ko sa sarili ko na iba ang nararamdaman ko para kay Ken. Takot lang akong aminin yon. Isang araw ay may natanggap akong tawag mula sa isa naming kaibigan. Umiiyak nitong ibinalita sa akin na wala na raw si Ken. Nung una ay kumunat ang noo ko at agad akong naguluhan sa pag-aakalang si Kendra ang tinutukoy niya, pero muli nitong sinabi sa akin na si Kenneth daw ay patay na. Lasing na lasing daw kasi ito kasama ang ilang bagong kaibigan na nakilala niya, tapos ay umangkas pa siya sa single na motor at naaksidente sila. Iyong nagmamaneho daw ay kritikal ang kondisyon, pero buhay pa. Pero si Ken daw ay dead on arrival sa hospital. Habang pinapakinggan ang kaibigan ko sa pagkukwento ay hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Sobrang bigat sa dibdib ng narinig ko, at hirap na hirap ako sa paghinga. Hindi ko na nagawang magpaalam pa sa trabaho at umuwi ako agad sa Tarlac. Habang tinitignan ko sa kabaong si Ken ay hindi ako matigil sa pag-iyak. Sobra akong nasasaktan, nagsisisi, nanghihinayang at nakukonsensya. Ang daming what ifs ang naglalaro sa isip ko. What if hindi ako natakot na aminin sa kanya na pareho kami ng nararamdaman? What if hindi ko sinabi sa kanya ang mga masasakit na bagay at salitang iyon nung gabing umamin siya sa akin? What if nagpatuloy ako sa pagpili sa pagkakaibigan namin? Sana ay may ginawa ako nung nakikita ko na sinisira niya ang buhay niya. Sana ay tinulungan ko siya. Edi sana ay nandito pa siya ngayon at kasama ko. Ni hindi man lang siya nakatapos sa kolehiyo, ni hindi man lang siya naging flight attendant gaya ng pangarap niya. At sobra kong sinisisi ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Nang inilibing si Ken ay nilapitan ako ni Kendra, at may inabot itong nakayuping papel sa akin. Sinabi niya na yun daw ang sulat na nakita niya sa likod ng notebook ni Ken, at sinabi niya ay sulat daw ni Ken ang isa para sa akin. Pagka-uwi ay dumiretso ako sa kwarto ko para mabasa yon. Ang unang papel ay may nakasulat tungkol sa nararamdaman niya para sa akin mula noong high school pa. Nang matapos kong basahin iyon ay napapangiti ako, lalo na't nakita ko kung gaano kaganda at kaayos ang sulat kamay niya. Bagay na dati ko pang hinahangaan. Madalas nga ay inuutusan ko siya noon na ipagsulat ako ng lectures, at hindi naman siya nagre-reklamo.
Sa pangalawang sulat, nakalagay doon kung gaano siya nagsisisi na sinira niya ang pagkakaibigan namin dahil sa pansariling interes. Humihingi siya ng sorry sa pagiging makasarili, at sa lahat ng bagay na nagawa niya. Humingi siya ng sorry kung dahil daw sa kanya ay napigilan niya ako sa pagiging masaya kasama ang kapatid niya. Habang binabasa ko yun ay bumabalik sa akin ang lahat ng sakit at pait, at hindi ko namalaya na tumutulo na naman ang luha sa mga mata ko. Ang pinakahuli niyang sinulat ay sana daw, sa susunod naming buhay ay siya naman ang piliin ko, hindi bilang isang kaibigan, kung hindi isang tao na mamahalin. Dahil doon ay hindi ko na naiwasan ang hindi mapahagulgol. Sobrang sakit, yung klase ng sakit na alam kong walang lunas. Sa mga sumunod na araw, linggo, at buwan ay patuloy kong sinisisi ang sarili ko sa lahat ng nangyari. Pero nagpatuloy pa rin ako sa buhay kasi ay alam kong iyon ang gustong mangyari ni Ken, dahil mabuti siyang tao at hindi niya gusto na masira ang buhay ko. Halos araw-araw nga rin akong nagpupunta sa puntod niya para humingi ng sorry sa kanya. Alam kong huli na ang lahat, pero paulit-ulit ko pa rin sinasabi sa puntod niya kung gaano siya kahalaga sa akin, at kung maibabalik ko lang ang oras ay gagawin ko ang lahat para lang maibalik ko siya sa buhay namin. Natigil lang ang pagdalaw ko sa puntod niya nang magpasya akong mang ibang bansa. Pero kahit na malayo ako ay hindi ko siya inalis sa puso't isip ko. Pagkalipas ng mahigit 5 taon na paninirahan sa Canada ay saka ako bumalik sa Pinas, pagkababa ko nga sa airport, at pagkauwi ko sa Tarlac ay una akong dumiretso sa puntod ni Ken kesa sa bahay namin. Doon ay nakangiti akong nagkwento sa kanya ng tungkol sa naging buhay ko sa ibang bansa. Sa totoo lang ay may parte pa rin sa akin ang sobrang nasasaktan, pero kahit na papaano ay nagagawa ko naman ng ngumiti at itago ang sakit na nararamdamang iyon. Sa kasalukuyan ay 28 years old na ako, at mahigit 6 taon na rin mula nang mangyari ang lahat. Si Kendra ay napangasawa ang isa sa mga kaibigan namin ni Ken, at may 2 na silang anak. Ako, heto at single pa rin. Sobrang naging laki ng impact ni Ken sa buhay ko, na hindi ko alam kung makakaya ko pang magmahal ulit ng iba. Well, pinanggako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako hahanap pa ng iba. Nawala si Ken na malungkot at mag-isa, kaya dapat ay ganun din ako dahil best friend ko siya, dahil mahal ko siya. Alam ko na wala ng point kung patuloy kong sisisihin at parurusahan ang sarili ko, dahil sadyang hindi lang naging mabuti sa amin ang tadhana. Pero sana, sa susunod naming buhay ay magkakilala at maging magkaibigan pa rin kami. Kapag nangyari iyon, hindi na ako matatakot na sumugal at sabihin sa kanya ang totoo kong nararamdaman. At sana kapag nangyari iyon ay magkaroon kami ng mas mahabang panahon na magkasama, sana ay hindi na maging madamot at malupit pa sa amin ang tadhana. Sa ngayon ay may sarili na akong firm sa Tarlac at hindi na bumalik pa sa ibang bansa. Kapag may libreng oras ako ay ginuguhit o pinipinta ko pa rin ang mukha ni Ken, iyong nakangiting mukha niya na ayaw kong maalis sa isip ko. Iyong masayang ngiti niya na ayaw kong makalimutan. Sa puntong ito ay buong mukha na niya ang ginuguhit at pinipinta ko, maging ang buhok niya, siya na talaga at hindi ang kapatid niyang si Kendra. Alam ko na sobrang nakakalungkot at depressing ng naging kwento ko. Pero isinulat ko pa rin dahil hindi ko gusto na magaya ang iba sa akin, ang mamuhay na maraming panghihinayang at pagsisisi dahil lang sa takot na magpakatotoo sa sarili. Kaya sana, habang may pagkakataon pa kayo ay humingi na kayo ng sorry sa pamilya o kaibigan na alam niyong nagawa niyo ng mali. Hindi na kasi natin maibabalik pa ang oras, at sobrang sakit kapag alam nating wala na tayong magagawa para makabawi sa mga taong mahalaga sa atin. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako nga pala ulit si Luis, hanggang sa muli.